Okay, good evening. Ito yung part 1 ng final test, which is meron din ito siyang tutorial how to install. So, ang first part natin is installation ng sprinkler at saka yung 12 volts supply. So, since nag-suggest ako na gumamit ng 12 volts power bank or 12 volts source na galing sa power bank, gumawa ako na isang modified cable which is connected na rin sa relay, okay, and which is also connected sa mga solenoid water valve, okay, number 1, number 2, number 3, 4, 5, tsaka pang 6. So meron tayong 6 na solenoid water valve which in turn nakakonect din sa sprinklers. So ito siya, isasaksak na lang siya sa 12 volts na power bank. Kung meron 2 ampere, 2 ampere is better. Kung wala, 1 ampere will do. So, ganun, sasaksak lang ito siya. Tapos, pre-install na siya dahan. Hindi na siya kailangan palitan. At the same time, sa pag-install ng wires sa field, okay, we suggested na gumamit ng hose para hindi siya maputol o maapakan. Hindi siya masira. So, ang hose na binili namin is LPG hose, which is matibay and flexible. Kita mo na matibay siya, at the same time flexible at maganda yung kulay. So ang gagawin lang natin is puputulin niyo ito siya. Okay, this is for sprinkler 2. So puputulin niyo to siya, tapos kukunin niyo yung dulo. So ipapasok niyo diyan. I think it's very simple to analyze, no? Tapos ipapasok niyo lahat ng wire. Syempre magta-travel yan lalabas sa kabilang dulo nitong hose. So galing doon sa first side, pag pinasok yung wire, lalabas din yung dito. So you will use this one para kung sakaling mapakan ng tao yung wire, at least hindi siya maputol or hindi siya masira or hindi siya mabasa, okay, at the same time. So sa lahat ng relay, sa lahat ng wires na to kung saan papunta sa solenoid water valve at saka sa sprinkler, we recommend na gumamit tayo ng hose para hindi masira yung wires or maputol kagatin ng anything, okay, kaya mapakan ng tao. Okay. So I guess ang paglalagay sa hose, explain din namin kung paano lalagyan ng hose yung paglalagay ng sensors later. So mauna tayo dito sa may outputs, which is relay controlled solenoid water valve, and meron siyang meron siyang sprinkler sa kabila. Okay. So, as kung paano install itong ating solenoid water valve. So, Chinese siya. Hindi ko siya maintindihan masyado, pero ni-research ko siya. And I realized na wala pala to siyang polarity. Okay. So, since 12 volts yung supply natin dito, nilagay na natin sa relay para makontrol ng RB, no? Yung sa kabila ng wire, okay, this is sprinkler 2. Ito yung sprinkler 2. Ibig sabihin, install mo dito yung sprinkler 2. Simple lang naman ito. Itong butas na side, dito yung hose na supply. Okay, tapos itong kabila na parang may mga holes maliliit. Okay, ito yung palabas na wire, na tubig. So parang dito yung source na hose. Tapos ito yung palabas na tubig. So, for the supply, kung paano siya kinokontrol turning on and turning off ng sprinkler, ilalagay mo lang dito yung kabilang dulo ng wires. Okay. So, based sa research ko, wala siyang positive and negative. Kung either mabaliktad mo yan siya, or ganito, okay, or the opposite side, okay, it's okay. Ang ginagawa lang naman ng solenoid water valve based sa research ko is, kapag tinurn on ng relay yung circuit, maglalabas siya ng tubig. Kapag tinurn off ng relay, iharangin niya dito yung tubig, which is in turn, kinokontrol niya yung sprinkler. So, nalagyan natin ng sprinkler dito sa may kabilang dulo. Okay, kahit yung ano lang, yung sprinkler lang parang pandilig. Okay. So, meron tayong 6 na dulo ng wires, which in turn, meron din kayong 6 na solenoid water valve. So, itakabit nyo yun siya isa-isa sa different places. Tapos, meron
anim na sprinkler, which is in turn controlled by relay. So yung anim na ano na yon is controlled by this 6 channels, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. So remember na wag niyo na tong galawin masyado yung wires dito. Okay, it's already installed, medyo matibay na yan siya. So kung mag-install tayo, pakilagyan ng screw dito. May mga butas yung relay na board. Lagyan ng screw dyan. Lagyan ng screw dito. Okay. Tapos wag nang galawin yung dito na part kung pwede higpitan na pa ng konti. Okay. Wag nang masyadong tanggalin. So, we'll try to place a tawag dyan, lalagyan namin ng label later dito para kung sakaling matanggal sa delivery, at least pwede nyong i-reconnect. Palod. Okay. As for the labels, napansin ko, meron tayong labels sa lahat. Okay, ito yung sprinkler 2. Sprinkler 5. Kayo nang bahala sa occasion ilalagay. So, ito daw yung sprinkler 6. Sprinkler 3. Sprinkler 1. And sprinkler 4. Ito sa may dulo. Okay. So, pinangalanan ko siya para malaman natin kung saan yung kina-turn on, saan yung kina-turn off natin. Okay, kasi makikita natin sa data kung alin yung off at saka alin yung on. So that's the first phase, sali sa installation. I think madali lang, saksak mo to sa may plug points, power bank, preferably 2 ampere. Kabit ito sa solenoid water bulb, pwedeng baliktad. Okay, dito. Ito, kabit din. Ito. As for the hose, putulin ito. Sakaling malayo yung kailangan pagkabitan, putulin mo yan. Okay. Padaanin ito sa may hose. Papasok sa loob. I think it's very easy. So, ito yung first phase. Wait for the second phase. Pag-usapan naman natin yung sensor. Paano siya install?